Meron pong agad ibinubutas ano po sa kabilang kampo sa affidavit po nitong si Garma na May 2016 daw I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m. May nagtanong ho ba sa kanya ano bang petsa o linggo ito ng Mayo, kasi alam po naman natin naging pangulo po ang presidente kung pagbabasihan natin yung kanyang proklamasyon ano ho matagal-tagal pa no. Actually po, ang halalan that time ay May 9, opo, and then ang kanyang proklamasyon ay May 30. Ay, inauguration niya, June 30. So, meron pong bumubutas dito. Eh, kung talagang natatandaan mo yan, anong petsa noong Mayo? Eh, baka naman tinawagan ka, hindi pa nag-eeleksyon. Actually, Ted, meron kasing information na after the election, wala pa yung June 30, nag-meeting na raw sila. Mm-hmm. Yun yung sinasabi na merong meeting sa DPWH building sa Davao City, mm-hmm, na kung saan tinatawag yung class 96 at saka class 97 ng PNPA. Mm-hmm. Dun, base sa kwento ni Colonel Garma, ay pinatawag siya ng alas 5 ng umaga ng May 2016, no? Mm-hmm. Para mag-recruit, no? Mag-hanap ng pwedeng maging point o focal person doon sa implementation ng war on drugs. Kaya hindi malinaw talaga kung ano yung petsa. Pero sa kwentuhan kung narinig nyo, meron siyang binanggit na it was after the elections. Mm-hmm. Hindi lang niya tukoy kung anong araw ng Mayo. Mm-hmm. So meaning dito po, alam na ang mananalo sa panguluhan si Pangulong Duterte. Parang ganun, Ted. No? Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Alam mo na yung trend ng bilangan ng balota at klaro na siya na ang mananalo. Mm-hmm. That is correct. And meron ang isa ding, Ted, kasi maaaring na-proclaim na bago siya pinatawag. Parang isa rin yun. We will clarify that siguro pagdating nung next hearing. Kasi nung tinanong siya dyan, in passing, she just said, ang sagot niya ay tinatawag ako alas 5 ng madaling araw, ng umaga, sa isang meeting sa Davao ni President Duterte. Lupa nga daw siya at nakasakay siya sa isang kasakyan. No? Mm. At doon sila nag-usap na maghanap ng recruits, no, tungkol dito sa pag-implement ng war on drugs. But again, Ted, no, lahat naman po ng mga nagbibigay ng testimonya sa Quadcom, hindi naman po natin pinaniniwalaan 100% po yan. Mm-hmm. Kailangan po merong mag-corroborate dyan, either a documentary evidence that will corroborate the statement or a testimonial evidence manggagaling po sa isang tao na merong personal knowledge din doon sa mga sinasabi. So, absent that, wala po kaming basihan para maniwala ho ng 100% sa sinasabi po ng bawat witness na pinipresenta namin. So si Garma ho ngayon, under din house custody po siya? That is correct, Ted. Silang dalawa ni Colonel Dinardo. Okay, magkahiwalay po sila. Opo. Yes, magkahiwalay, Ted. Magkaiba ng parehas silang nasa detention facility because we have a bigger detention facility ngayon sa Kongreso. Medyo bagong ayos lang yun, bagong renovate yun. Apo. Ngayon ho ba naman wala pong chance o anuman po palatandaan na mag-iiba ng tunog o sasabihin si Edilberto Leonardo? Sa ngayon, Ted, wala pa. No? Wala pang pero I'm sure, no, nag-iisip siya siguro na baka sagutin niya yung mga allegasyon na binato sa kanya ni Colonel Garma. Mm-hmm. And these allegations, dapat talaga masagot. Kasi kung hindi, itatanong din natin siya. No? Itatanong din natin yon. So yung question na yon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.